Matapos mapisanayaan ngayong araw ng Martes, July 4, 2023, malaking kaluwagan na sa bahagi ng northern part ng Quezon Province kasama ang Pulilo Group of Islands, ang LTO Infanta Extension Office. Kabilang mga bayan na makikinabang dito ay ang mismo mga residente ng Infanta, Real, General Nacar, lalo tigit ang mga bayan na nasasakop ng Pulilio Group of Islands. Kasama na dito ang Panukulan, Pulilio, Patanungan, Bordeos at ang pinakamalayong isla ng Humaligya. Kung titingnan natin sa totoong sitwasyon, napakahaba ang biyahe mula sa isla ng Humalig papunta sa mainland area ng Quezon. Naaabot sa 5 oras ang paglalawig nito bago makarating sa bayan ng Real Quezon. Hindi pa kasama dito ang biyahe ng 4 hanggang 5 oras mula Real patungong Lucena City. Kung may malapit man, ay Pagsanan at Pila Laguna natatagal ang biyahe ng kulang-kulang nasa 3 oras. Kung pagsusumahin, isang araw kang maglalaan ng biyahe bago ka makarating sa bawat tanggapan ng Land Transportation Office. At ang masaklap pa dito, wala ka pang kasiguraduhan na bukas pa ang opisina ng LTO. Kaya't kinabukasan ka ng pipila sa naturang ahensya para makakuha ka ng lisensya at makapag-rehistro na iyong sasakyan. Kaya't sa total na araw na ilalaan ay kailangang 3 araw ang ilalaan mo dito upang siguradong makukuha mo ang iyong inaasam-asam na dokumento. Kaya't binigyan ito ng solusyon ng dating kongresista sa unang distrito ng Quezon na si Congresswoman Trina Inverga na siyang principal author ng panukalang batas na naging ganap na batas na katuwang ang walang tigil sa pagpuporsige ni Infanta Vice Mayor Eli Ruanto na naging katuwang naman at kabalikatan sa pagsusulong dito si Quezon Governor Dr. Helen Tan na siya ba ay nasa Kongreso bago pa man siya naging gobernador ng nasabing lalawigan. Hanggang ngayon, hindi tumigil si Governor Tan para maisakatuparan ang naturang proyekto na naging katuwang naman sa 1st District Congressman Mark Inverga sa naturang pagsasakatuparan nito. Ayon kay Vice Mayor Ruanto, malaking tulong kapag ka ang gobernador at ang kongresista ay isang team sa pagsusulong ng magandang adikain para sa kapakanan ng mamamayan ng Quezon. Umani rin ang samutsaring magandang reaksyon at papuri ang naturang proyekto dahil mas magkakatipid na ang kukuha ng rehistro ng kanilang mga sasakyan at ganun din sa lisensya. Pagamat madaming naging balakid sa naturang proyekto, pero mas nanaig dito ang inaasamasam ng taong bayan na kaunlaran. Sinabi ni Quezon Governor Dr. Helen Tan na magbubukas ito ng madaming oportunidad sa negosyo at trabaho sa mga taga-barangay Pilaway at ganun din sa mga karating barangay at bayan sa posibleng pagtaas ng ekonomiya dito. Pinasalamatan naman ng mga opisyal sina Senator Grace Poo at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sila ang naging susi para maging batas sa naturang panukala na magkaroon ng LTO Infanta Extension Office sa naturang bayan. Pinalalahanan ng publiko na magiging operasyonal ito sa loob ng kaunting buwan na lamang matapos makapaglipat ng mga IT equipments ang LTO Region 4A. Dahil ito ay extension office, ang mga personnel ay manggagaling pa sa regional office. Kung sakaling magkaroon ng panawagan para sa karagdagang personnel, maaaring mag-apply sa regional office ng Region 4A sa Batangas. Tampok din sa naturang aktibidad na sa nag-iisa sa naturang pasinaya ay sina Mayor Bing Diestro Aquino at Vice Mayor Duel Diestro Aquino ng Real Quezon, Mayor Isirusul at Vice Mayor Rodel Avellaneda ng General Nacar, Mayor Nelmar Sarmiento ng Humalig, Mayor Angelic Bosque ng Pulilio, Vice Mayor Gina Gonzalez ng Bordeos at Vice Mayor Quintap Minamante ng Panukulan Quezon kasama ang mga konsyel ng bawat bayan, mga barangay kapitan at mga opisyalis ng LTO Office mula pa sa Laguna at Batangas. Ronda balita mula sa lalawigan ng Quezon. Ako si J.R. Narit, naghahatid ng mahalagang impormasyon at balitang totoo.